afternoon mga ka-keepers. So ayan guys, tignan natin yung betta fish na na-breed natin kahapon. So 24 hours na nakalipas mga ka-keepers. So check natin kung nangitlog na ba yung babae or wala pa. So dito muna tayo guys sa unang pair natin. So ayan mga ka-keepers, so malalaman mo na hindi pa nangitlog yung babae kasi hindi pa siya lumayo dun sa bubble nest. So yung bubble nest mga ka-keepers, nilagay lang male dito sa ilalim ng ano, ng dahon ng talisay. So yan pa yung female guys, oh. So hindi pa siya sila nag-breed. Malalaman mo kapag nag-breed na yan, kapag nandito na yung ano, female sa gilid, tapos sinahabol na talaga siya ng male. So yan, malalaman mo na tapos na silang nangitlog. Tapos dito naman mga ka-keepers, check natin. So ayan, may bubble nest na dyan, pero nandun pa yung female guys, oh. Sumisilip yung female. So ibig sabihin, hindi pa sila nag-breed mga ka-keepers, kasi wala pang itlog dito guys, oh. Yan, oh. So, wala pa tayong nakikitang puti na itlog. So yan, antayin natin hanggang bukas mga ka-keepers. So maximum natin is 2 days. Kapag 2 days pa rin guys na wala pa rin itlog or di pa rin sila nag-breed, ibig sabihin fail yung breeding natin. So ayaw talaga nila mag-breed pag ganun. Kahit na sinabi ko na condition yung ano natin, male natin, tapos yung female natin merong egg spot. So nangyayari yan mga ka-keepers sa breeding ng betta fish. Pero bukas guys, maximum 2 days. Kasi minsan guys, inaabot yan sila minsan ng ano, pinakamatagal ko is 3 days. So inaantay ko talaga na mag-breed sila. So yan. Pero okay naman sila guys, di na kagaya kahapon na naghahabulan. So ngayon, ano na lang sila. Medyo kampante na sa isa't isa. So antayin na lang natin bukas mga ka-keepers. Yan. Good morning mga ka-keepers. So and guys, day 2 ng ating breeding. So i-check natin mga ka-keepers kung meron ng itlog yung ating mga betta fish. So yan mga ka-keepers, meron tayong palatandaan para malaman kung nag-breed ba sila o hindi. So ito guys, papakita natin ngayong umaga. So ayan mga ka-keepers, tingnan natin kung nag-breed na sila. So ito, yun ang female. So yung female guys, check nyo mga ka-keepers, dapat yan, medyo ano na siya guys, payat na siya. So ibig sabihin ng itlog na to mga ka-keepers, kasi oh, nawala na yung ano yan sa gilid, yung parang tiyan niya na malaki. Nawala na, tapos umalis na siya dun sa ano, sa ilalim ng bubble nest. So kahapon nakita niyo sa video mga ka-keepers na sa ilalim pa siya. So nandun pa sila ng male, parang nagbi-breed sila. So ngayong umaga na to guys, yan, dito na siya, umalis na siya. Ibig sabihin tapos na siya nag-breed mga ka-keepers. Tapos check natin bubble nest kung may itlog. So ayun guys, meron na nga itlog mga ka-keepers, oh. Ayun, oh. Yan. So doon niya na ilagay yung itlog sa ilalim nito. So tapos na sila nag-breed guys. Ayun, umalis siya. So ngayon gagawin natin, tayin natin abulin siya ng ano, ng male betta. Kasi abulin yan siya guys kapag tapos na sila nag-breed. Pag lumabas siya mga ka-keepers, kukunin natin yung female. So yun, ito yung male betta. Tapos dito naman guys, ganoon din. Ayun, nagagalit na yung ano, medyo payat na yung female natin mga ka-keepers, oh. Tapos nagpalayo na siya dun sa bubble nest, tsaka dun sa male. So ngayon kukunin natin guys, tingnan natin kung itlog pa. So check natin. Ayun, wala na guys. Payat na yung tiyan niya. Maliit na. Ayun, oh. Maliit na yung tiyan niya mga keepers. Ayan, tingnan niyo. Eh maliit na. Ibig sabihin guys, successful yung breeding dito. Merong itlog. Antayin na lang natin ang updates mga 2 to 3 days. So yan, may itlog na. Ay may itlog. Oh, may itlog na kasi ito siya, oh. Payat na siya guys. Nawala na yung ano niya sa tiyan, malaking bilog. So yan, alisin na natin mga ka-keepers. Ilipat natin dito sa kanyang ano, bahay. Kasi kung isa na lang, inaantay natin lumabas yung female. Ayan, no. Para tiyempoan natin kunin mga ka-keepers, para di mabulabog yung ano sa ilalim. Palayo natin siya sa bubble nest guys, yun. Tingnan natin. Ingat tayo mga ka-keepers kasi pa sa
magalaw yung ano, yung bula, baka mahulog yung mga itlog. So ganun kahirap kunin yung mga female beta guys kapag tapos na ng itlog. Eh ano, nagpalayo na siya dun sa male, o hinahabol na siya guys. Tingnan natin. Tingnan natin chan niya. Ayun, payat na rin guys. Wala na yung itlog. Ayan. So yun o, wala na yung expat mga keepers. Sabihin tapos na ng itlog yung ano, female beta natin guys. So yan, magbabantay na sila. So yun mga keepers, antay na lang tayo guys. Tingnan natin kung tama yung sinabi natin na nangitlog na siya. Antay tayo ng 2 to 3 days bago mag-hatch yung mga fry. So makikita natin yan guys, yun. Yun, payat na. So lipat ko na dito mga keepers para makapagpahinga na siya. Yun. So gagawin guys ng female, siya yung magfe-fertilize ng itlog. So huwag nyo tanggalin yung female, ay yung male pala mga ka-keepers. Huwag nyo tanggalin yung male kasi sila yung mag-fertilize ng itlog ng breeding nila. So umaabot yan ng 2 to 3 days, makikita na natin yung mga fry. Tapos after may fry na mga ka-keepers, doon tayo magpa-hatch ng ano, BBS. BBS ang gamitin natin. Pero antayin natin ng isang araw pagka-hatch, pagka-free swim bago natin pakainin. So yun yung turo sa atin guys. So yun, takpan lang natin para di mastorbo. Meron ng itlog, successful ang breeding. So yan, balikan natin sila after 2 to 3 days. So sa ngayon mga keepers, ang gagawin natin guys, shipping day natin ngayon kasi Monday. So ito, babalutin natin to. Yan. So mamaya sa shoutout natin sino yung may-ari nito. So meron pang isang pair na in order sa atin, Yellow Fancy. So sa mga gustong umorder mga ka-keepers, message nyo ako sa Facebook ko or sa Viber, nandiyan sa description. Tapos yung available natin na beta, dyan na sa vlog natin guys. So ayan mga ka-keepers, so baluti lang natin tapos shoutout natin yung ano, yung may-ari nito. So ayan guys, shoutout natin si Boss Eduardo Apan. So ito yung kanyang order mga ka-keepers. So ito yung ano mo sir, yung sinend ko sa iyo. Ayan, Eduardo Apan. So ito yung mail mo. Ayan o, gaganda niyan guys. May fancy hellboy. Ayan. So pang benta niya daw kay Boss Eduardo Apan. Ayan o. Guys. Tapos ito yung kanyang mga female guys. Yan mga female mo yan sir. Pero di kasama yung yellow sa isang customer natin yan. Yan lima. Tapos yung freebies mo yan no. Yang ito, mascot na half moon female. Ang ganda niyan. Ganda niya no, mascot half moon na female. So yun yung freebies mo. Tapos ito yung mga female mo, mga breeder size na yan sir. Pwede mong iyan o, sabihin mo sa customer o, pwede nang i-breed yan, ready to breed na. So yan, tapos susunod natin yung isang customer natin guys, yung yellow fancy niya. So balutin lang natin itong mga female ni sir. So ayan guys, ito naman kay Boss Nigel. Ayan, kay Boss Nigel. Shoutout sa'yo, Boss Nigel. Ito yung order mo na yellow fancy. Ayan guys, oh. Yellow fancy. Pair talaga yun, mga ka-keepers. Ayan, pair yan, sir. Nigel. So, yun. Tapos may freebies ka rin. Itong ating rose tail na, ano, hellboy. Ayan, oh. Male yan siya. So, yan guys. Ito na yung mga order nila. So maraming salamat mga ka-keepers. Update ko lang kayo mga ka-keepers dun sa ating mga fry na ano, kung ma-hatch sila after 2 to 3 days, update ko kayo sa breeding natin. At huwag nyo kalimutan mga ka-keepers, paki-follow ng aking Facebook page. Ayan guys, dyan tayo magla-live ng ating paraffle ng beta. So paki-follow yan siya mga ka-keepers para ma-update kayo sa ating paraffle sa
August 30. So, tatlo yung pipiliin natin, guys, na maswerteng makakuha ng libreng betta fish. So, maraming salamat, mga ka-keepers. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. So, see you next time. Fish out. Bye-bye, guys.